Okay guys, ito na yung finish na ginawa nating conversion kit para sa CB110 natin, yung disc brake conversion na siya, hindi na siya brake shoe. So para malaman nyo kung paano ginawa o yung mga nilagay ko doon, panoorin nyo. Ito maging guide lang yan. Malambot na lang sa pagkano, no? Oh, dito lang siya sa paglapos at saka... Yan guys, yung ginawa ko sa mismong flange hub ng Xaren. Pinabutasan ko mismo dyan sa may apat na kanto na yan para magiging mas matibay yung bolt. May kapit sa mismong bolt talaga. Hindi sa maalok. Kasalukoy yan ngayong ginagawa ng busing yung bearing sa may hub para magkasya yung axle mismo ng stock ng CB110 natin. Yan ang ginamit niya dyan? Yung naging stopper niya. Tama-tama? Oo, sakto lang masyado. Fitting. Yan po yung busing na ginawa ko para may salpak sa bandang loob. So yan yung magiging suporta ng magkabilang bearing para hindi ito masira kapag hinigpitan na yung bolt ng axle. Make sure nyo lang na sakto yung haba ng busing sa loob para hindi siya umalog yung mismong hub. Kumbaga yung sakto-sakto talaga. Sa inyo na yung kung paano nyo ginagawa. Kaya nyo naman yan. Ang sunod naman dito is babarinahan naman natin yung hub at ng stock ng CB110 natin. So panoorin nyo paano yung discarte.
ibigay mo. Luis ko na po po. Ay, nag-meeting dito. Walang isang der ba? Hi. Kung may kon sa tangtangan god ng factory o gilabay ambo nahulog kung sino to kaya nga eh kon may ay ano yo ah ay kita sa kulor eh wala kita pa ma primero na kita na ko dress primero ng gate pag abot to slash ng gate tapos isa po ang ipunit ko na ko tong duha dali ang upugod. Dari nasi ambot tu, kalau kini saya pun, aku ni jual pun punya sedikit pun. Dia nasi ambot hai. Okey lah. Sabihin rin isa ko dito ito ganyan kagaya nung mga unang video na pinakita ko. Yung mga napalitan ko lang or ginawa ko yung dito lumagay ako ng dalawang spacer na washer tapos merong dalawang washer rin sa loob banda tapos yung hub ng conversion na ito ipamasin nyo lang po yung butas na nakakabit sa mags mismo ng CB pamasin nyo tapos
yung bearing, kasi malaki yung bearing na ilagay dito, pagawaan nyo ng bushing para sakto sa axle ng CB natin. Nasa inyo na yun kung gaano kahaba ang pagawa nyo. Pero sa akin, maiksi lang kasi pag mahaba kasi hindi na magtugma yung plate nitong caliper. So dapat sakto lang. So sa ano na lang kayo mag-adjust sa washer. Tapos pagdating dito, gumawa ako ng bagong stopper na flat bar. Nagka-connect tong flat bar na to doon sa dating posisyon ng stopper niya. So ganun lang ka simpleng, para hindi na kayo mapagasto. Tapos pagdating dito sa brake master, nag-weld ako nito, angle bar. Tapos sa taas, ginawa ko, nilagyan ko lang ng bolt para kahit pa paano matanggal mo yung itong flat bar na to na nakakabit sa caliper. Ang gawin nyo, mas mabuting sagad sa pababa kasi may adjust naman yung nut para pwede nyo itulak ito, kasi may kunting play pa siya. Pag inapakan mo ganyan, mahaba pa yung play niya, so hindi gaano kagagat yung brake. So ang gawin nyo, babaan nyo ng kunti yung maglampas yung bolt dito sa gi-weld ko na flat bar. Nag-weld pala ako ng bagong flat bar, ito yung stock niya. Tapos nag-weld ako dito, so para medyo kunti na lang yung play niya pag apak nyo, adjust nyo na lang yung bolt. So ito po, ito na yung CB na naka disc brake. So date update na lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo kasi mas may marami pa ipakita na upgrades nitong CB ko sunod. Thanks for watching. Bye-bye.